Welcome to Edgar Galio's Life in Japan. Dito na naman tayo sa ating taniman at tingnan natin ito at kasi umulan kagabi at nalibri tayo ng pagdidilig. So yung kamatis natin talagang malalaki na, tapos yung talong din natin at yung kamatis natin talagang may bunga na. Nung ilang araw ay dito tayo namumulaklak pa lang, pero ngayon ay talagang ano, may bunga na siya. Yan ang mga kaibigan. Yan yung kangkong natin. Maganda na. Talagang mapapakinabangan na natin, malapit na. Yan yung sitaw naman natin doon, kitang-kita na. Yan. At maganda na kasi nalinisan natin. Tapos yan o. Yan. Yan ang doon si Mrs. Natutuwa siya magtingin doon sa mga tanim natin. Yan. Kasi tulog si David, kaya ayun, nakaligtas maghawak. Yan. Dito naman mga kaibigan sa tabi nito ay mga taniman naman ng tea. Yan, plantation ng tea. Yan, dito tayo may parking naman dito yung sasakyan natin. Yan. Yan, tapos dito naman sa kalsada lang ang pagitan, high school naman, eskwelahan siya. Yan yung plantation ng tea at yan yung garden natin. Yan. Actually may bakante pa doon, no, tataniman pa natin. So next week doon na naman ako mag-focus sa kabila. At hindi dito itong tanim natin, talagang malapad ito. At ito yung sitaw natin, kailangan malagyan na natin ang gapangan. Mga isang araw siguro magtatapos to. So alam nyo mga kaibigan, tong sitaw ang gapangan, gagastos din ako siguro mga pagsa pesos, mga 4,000 pesos ang gapangan lang bibilhin ko yun, kasi wala ditong kawayan, walang libre dito sa Japan. Yeah. So malaki din yung kapital natin yan, pero mababawi din natin yun. Yan mga kaibigan, mga talong talagang maganda na. So ngayon mga kaibigan, ito i-ano ko sa inyo kung paano natin alagaan yung kamatis natin, at makikita ninyo lang napakabilis ng paglaki ng kamatis natin. Ayan o. Kung susukatin natin kung gaano din yung taas ng kamatis, yung dahon niya ganun din kahaba. Malalago talaga siya. Nung ilang araw lang tayo pumunta dito, namumulaklak yung kamatis natin, pero ngayon hindi lang bulaklak, hindi, may mga ano na, may mga bilog na, may mga bunga na siya. You know? May mga bunga na. Ayan o, malalaki na rin. Ayan o. Ayan. Mga bunga na siya. So sa ganitong ano sitwasyon nila, kailangan malinis sila, kasi kung makikita natin ito yung mga puno nila, ay ano kasi parang ano to,
maraming dahon, kailangan linisin natin, bawasan natin. Tapos yung mga sanga sa puno, kailangan nating makuha ito kasi nakakaabala ito sa ano, sa kanila. So ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung para ito yung mga paraan natin kung bakit mabilis maglaki yung mabunga at paano natin mapabunga ng marami yung kamatis. So samahan niyo ako at panoorin niyo kung anong gagawin. Ito mga kaibigan, ang gagawin natin, puputulin natin yung mga hindi kailangan na ano na mga sanga. So may dala-dala tayong pamputol, o kung wala kayong kutsilyong ganito, yung gupitin natin ng gunting. Kasi pagkakamay lang ang iputol natin, medyo nasisira kuminsan yung ano, yung puno. So katulad dito mga kaibigan, kasi napakakapal ng kanyang mga dahon. Yan o. Pero dapat nating bawasan. Yan. Kailangan na nating bawasan ito. At ito, kung ito yung mga puno dito sa ilalim. Yan o. Ito. Kailangan nating makuha ito kasi kahit mataba siya, ibig sabihin ito, pagka pinabayaan mo ito, ito ay hahaba na payat papunta sa taas, tapos hindi naman siya mamumunga ng marami. So yung pagkain na dapat dito sa taas sa main niya na puno, inababawasan. So ang mga bunga natin hindi masyadong lalaki. So ang gagawin natin, ayan o, babawasan natin yung dahon. Yan. Tapos ito, yung puno, yan o. Yan, puputulin natin yan. Yan ang mangyayari sa kanya, malinis na. Tapos, isa din na maiwasan natin na yung mga insekto, yung mga kung ano-ano dyan na mga kumakain sa tanim natin, ay kasi pinamamahayan din ito. So, kailangan malinis natin. So, ito, malinis na natin yan. Kailangan natin, kahit dito na sa taas itong mga ganito, yan o, dapat nating kunin yan para yung mga bunga dire-diretso pataas. Yan po. Ito, marami siyang... Alam niyo mga kaibigan, itong sanga sa ilalim, kung alam niyo, pwede ninyong itanim ito. Katulad nito, kasi itong sanga na to ay naabot siya ng lupa. Kasi once na naabot siya ng lupa, ayan o, ay magkakaroon siya ng ugat. So, hindi, wala pang... Ay, ito, maliliit pa lang o. So magkakaroon siya ng ugat. Tingnan natin itong isa dito. Ang dami niyang mga sanga-sanga kasi. Ayan. Nasa ilalim talaga. Kailangan bungkalin natin. Kasi natambakan na. Ayan mga kaibigan. Ito tutubo ito pag tinanim natin. Ayan o. May ugat na siya o. Yan o, ang puti. Itong isa siguro mas ano to. Ayan, oh, ayan mga kaibigan. Nakikita ninyo, di ba, maraming ugat. Pero ito sanga ito. Pwede ninyong itanim ito. Tapos yun nga lang, pagtsatsaga ninyong diligan. Kasi siyempre pag mainit. Yan. Pero ito, hindi ito, ano, sanga ito. Pero dapat talagang kunin ninyo ito. Huwag kayong manghinayang na pabayaan dito kasi yan nga siya ay uunahan niya yung minapuno hanggang ano mataas siya, pero ang bunga niya hindi malusog at saka konti lang. Yan mga kaibigan.
Yan ang ganito ang technique na sa pag-aalaga ng kamatis. Paano natin maparami yung mga bunga nila. Yan. Tapos wag din hindi para wag din pamahayan ng mga insekto yung puno. Yan. Di ba? May gamot na 'yon. Hindi mo alam yan ng gamot. Pero yung dito na sa taas na wala na tayong magagawa diyan kasi main talaga yung nagsanga ay pabayaan na lang natin. O yan oh, may gamot na oh. Sisimula na siya maggamot. Magkaugat. O yan mga kaibigan oh. Diba may ugat na siya. Wait, tanim natin, Dad. Hindi. Matayo mo. Yan, mga ganitong mga sanga dapat kunin natin. Yan. Ito na, linis ko na ito noong nakaraang araw eh. Yan. Ito, may ugat din siguro ito. Ah, wala pa. Mga kaibigan, ito tingnan niyo yung kamatis ko. Kung gaano kataas yung puno niya, yung dahon niya, parang ganun din kahaba. Teka lang, susukat. Kukuha ko ng panukat. Tingnan niyo mga kaibigan kung paano kalusog itong kamatis natin. Ito yung haba ng dahon niya. Walang dayaan to, makikita nyo. Ganito kahaba. Yan o. Yan, ganun kahaba yung dahon niya. Tingnan niyo rin kung gaano kataas yung puno. Mas mahaba pa siya, sa puno niya. Ito, ganito kataas yung puno natin, pero yung dahon niya, ganito kahaba. Kahit dito, tingnan natin, oh. Ayan po. Oh, yan. So, ibig sabihin, ito ay malulusog talaga yung tanim natin. At saka, makikita niyo, pagka malusog talaga, marami din siyang mga sanga sa ilalim. So, kailangan natin kunin yun. Yung may bunga, yung wala pang bunga, hindi pa lilinisin. Eh, ito lang, ano... Ay, lilinisin pa. Lilinisin na. Kasi ito, makaka-esturbo, makaka-abala sa paglago niya pataas. Yan. Kasi ito bata pa, hindi pa siya namumlaklak. Pakikita ninyo mga kaibigan, tingnan niyo ang puno, ang lalaki. Yan o. Oh. Yan. Ang lalaki ng mga puno niya o. Oh. Ito dapat lilinisin natin yan, mga sanga na yan. Yan. Kahit maliit man yan, pero kumakain pa rin yan ng pagkain. Actually guys, yung iba kasi kaya... Pero ang iba kasi pagka kumukuha ng mga dahon, kinakamay lang yun na ganito putol. Pero kuminsan kasi nagkakaproblema, nasisira yung ano dito na dahilan na para mapasok ng mga ibang sakit. Kasi may sugat yung na nakukuha yung balat niya. So, advice ko talaga na dapat ay gamitan ng ganito o kaya gupitin ng gunting. Yan. Yan, makikita ng mga kaibigan. Grabe ang lulusog ng tanim natin. Ito ay, ganito pa lang siya. Oh. Pero makita ninyo ang dahon talaga. Talagang mahaba talaga. Tingnan niyo mga guys, oh. Grabe yung mga sanga niya dito. Yan. Pag hindi ito makuha, ang mga sanga na ito,
kahit malaki itong puno, ang mangyayari, pag taas niya, liliit itong main na puno niya. So, hindi siya mamumunga ng maganda. Tapos, paliit siya. Tapos, hindi magiging maganda yung quality ng tanim ninyo, yung mga bunga. Yan, oh. Dapat kunin natin ito kagad. Yan. Dad, pwede rin man, dad, itanim natin doon. Dami, saka. Yan mga kaibigan, nakita ninyo malinis na yung puno niya. So, isa din yan na para maprotektahan, halimbawa pagka malakas ang hangin, eh hindi siya masyadong masira, kasi pagka makapal yung ano niya, yung mga dahon, pagka malakas ang hangin, posibleng masisira siya, kasi ngayong dahon eh nakatulong na para bumara yung hangin. Kaya posible siyang masira din. Grabe yung sanga, oh. Ang dami, marami talagang sanga. Ibig sabihin talagang malusog siya.
Alam niyo mga kaibigan, pag naluluto lang itong mga talbos na ito, ang dami kaya. Ang tataba. Kaso hindi eh. Ito yung ang dilaw palagi. Pero ngayon, oh, ito yung gumanda na. Matagal itong ano, akala ko mamatayan eh. Tingnan nyo mga kaibigan, oh, ang ganda ng tingnan. Makikita mong puno, tapos eh, yung puno nila malalaki. So yan mga kaibigan, isa yan sa mga teknik kung paano mo mapaganda o mapabunga ng marami yung mga tanim natin at magkaroon ng magandang quality yung mga bunga. Tapos para maiwas natin sa mga sakit, dapat malinis palagi yung puno natin. Yan, para malusog yung ano nila. Para maaliwalas ba yung paglaki nila. Hindi sila na ano na stress, hindi sila na istorbo. So yan mga kaibigan, sana may natutunan kayo. At kung may kuminto kayo, may tanong kayo, para sa kaalaman ng lahat, akala nyo, ang pagtatanim, ang pag-garden, ay talagang trabaho ko na yan, nasa Pilipinas pa ako. So, ang tinatanim ko talaga sa Pilipinas, ang main ko talaga, mas pinaka ano ko talaga ay ang ampalaya. So, paano kumita ng marami? O paano natin, para hindi tayo malugi palagi sa ating mga tanim? So, isang tip na sasabihin ko sa inyo, ang pagtatanim ay hindi paramihan, hindi palawakan ang pagtanim. Kung kasi ang iba, ang nasa isip nila, pagka maraming itatanim, malawak yung taniman, ikikita sila ng malaki. Pero hindi alam ng iba na kahit anong lawak ng tanim mo, eh hindi pa rin yun sapat na para kumita ka kung bakit na maraming nalulugi. Na napakalawak ang tanim nila pero lugi pa rin, hindi nila nababawi yung puna nila sa pagga-garden. So isa lang ang base sa experience ko, dahil kahit anong lawak, kung hindi mo kayang alagaan, hindi mo kayang ibigay yung pangangailangan ng pananim mo, siguradong hindi mamumunga ng maayos, hindi ka makakakuha ng maraming bunga at hindi magiging maganda ang quality ng tanim mo. So kung hindi maganda ang quality ng mga bunga ng tanim mo, so hindi mo rin maibibinta ng maganda. Kung hindi mo rin maayos, hindi mo rin mabibigay yung pangangailangan ng tanim, hindi rin bubunga ng marami. So ano yung mga pangangailangan na yun? Isa dito ay yung attention mo, oras mo. Tapos pangalawa, yung kailangan nila, ang pangangailangan nila yung mga abono, yung mga kinakain din nila, kasi hindi rin sila lalago, hindi rin sila magiging maayos ang quality kung hindi natin sila naabunuhan. At hindi lang yung abono, pag i-spray, kasi pag hindi mo na-spray yan, hindi mo na alagaan, tapos may sakit yung tanim natin, so wala rin, masisira lang lahat. So dapat kahit konti lang yung tanim mo,
basta mabibigay mo yung kailangan ng tanim, sigurado mamumunga ito ng maayos at magiging magandang quality ng mga bunga ng mga pananim mo. So yan isa sa mga nakita ko noon na ano, kasi noon nagtatanim ako ng ampalaya, yung mga kasamahan ko napakarami, napakalapad ng lawak ng tanim nila, higit ilang dubli yung tanim ko. Pero pagdating sa anihan, mas malaki pa yung naaani ko kisa sa kanila. Kasi limbawa nga, pagka yung abono, hindi mo naibigay yung abono ng hindi sapat yung pagbibigay mo ng fertilizer sa mga puno ng pananim mo. So hindi rin bubunga ng marami. So magiging payat yung tanim mo. So kaya sa yun ay base sa experience ko. So kasi ilang taon din akong nagagarden sa Pilipinas. So kumikita rin. So kahit kailan hindi ako nalugi sa paggarden ko sa Pilipinas. So kahit ako may trabaho sa Pilipinas, yung time ko hindi ko winawala yung paggarden, kasi talagang may malaki ang kikitain mo at ikaw yung boss mo dun sa pagtatanim mo. So yan siguro mga kaibigan, kung may mga tanong kayo, magkomento kayo dyan sa baba, tapos kung may tanong kayo, sasagutin ko kung paano magtanim. Kung hindi ninyo alam, sabihin nyo sa akin at sisikapin ko kung masagot lahat. So maraming salamat mga kaibigan, at excited tayo. Yung talong sa sunod, ituturo ko rin sa inyo kung paano pag-alaga, kasi yung mga talong ko na nung ilang araw namumulaklak, pero ngayon talaga may ano na siya, namumunga na, at halos lahat may bunga na. So ganun din sa sunod, yun ang ibibideo natin, yung talong kung paano natin alagaan. So salamat guys sa pagpapanood ninyo ng aking video, at kita-kits na lang tayo ulit sa sunod, at excited na kung paano tayo maka-harvest ng ating pananim. So bye-bye, God bless inyong lahat.